Broadcasting region-wide. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 MHz. Your news and music stations. And music station, BBS. Basta Barreta, sigurado. 9 minutes after 9 in the morning. Ang Siyudadano, Siyudadano sa BBS 91.9. Good morning Philippines, good morning Bicolandia, and good morning sa gabos po mga parahinan nyo kaprogramang Ang Siyudadano. Ini po si Bebot Kalya, mayribanan po kita sa laong isang oras sa programang Ang Siyudadano. Liwat alo po ko niya ng Miyerkules, petsa 6 ka Nobyembre 2024. And unya na alaw pa, partner, may init, may si partner ko, ano? Ule ko pati ako na, may pa si partner, ano? May init po, ha? Sa international, pigabangan ta po ang pagbatsyag, ano? Garo nagbabatsyag ta, uhulan, takun lalaki o babae, ang presidenteng masunod, ano? At 10 mga late up late in the evening, go chan. Pwede makuha na po ang resulta kang kapangganan kung lalaki o babae ang masunod na US president. Taki-taki po ang laban, duman sa survey ka nagluluwas sa halos kabanga ano? Leading si Trump, pero ngunyan pong actual na burutuhan, eh taki-taki ang laban, ha? Too much love. Duman nga ni Sarong Po sa nakalagduman, bye-bye Trump. Ano? Mga political analyst po yan, political scientist kan Amerika, and bihira pong magmintis niyan ang sendang mga political assessment, ha? Oh, haloy, ha? Kumbaga sa maaki, nagbabatsyag, ano? Lalaki o babae? Kasi may mga gusto pong magtaong comment, mga isi partner, taigwa po kita digding ano, BBS call and text line, smart 0909-575-3871. Ano? Iyan po ang samuyang text line, ha? Mayo po ang para sa tuyang parabasa, ano? Kalakawan ano. Good morning diyan sa CBS UA. And kay Mr. Amoroso or diyan sa may Mariners. Good morning sir. Dahil taka lang po, pasensya na kung medyo dahil kung gayon ako si sa imong apelyido, pero bayaan mo ta padyajan ang taka, no? Tang sayang auto NGL na Ford Everest, ano? Nagkailian kami, ano? Nagkaistoryahan kami. Dahil kung gayo kayo sa tanda, pero bistado ang pangarang ko, eh. Kaya pasensya na, boss, ano? Basta kita good neighbors, ano? Sa Naga, nagpaluwas na ning si Nelson Legacion, si Mayor, kan paduduman ng kan 30 million na pigwalat ni Presidente, ano? Pero nagluluwas, garo puros pang ayuda. Ay, pang politika yan, ha? Kung puros ang, igwana po bang tultol na ayuda ang DSWD? Igwana mga kamuning calamity fund? Ano ta, ayuda na naman, ha? Kada pagkadar na kula pati ay pamumuliti kaya na. Ilagta po yan sa tama, aro kaya 30 milyon. Magbakal po kitang kadagdagan na modernong truck, garbage truck. Tangarig nga marhay ang flukan sa tuyang basura. Aro ko niyan na duwang simana na. Tambak pa ang sa tuyang basura, ha? Eh paano? Anong nagdadalagan? Apat na luma
ha, duwang bago, na dayang kakayahon, dapat ang sa tuyang garbage truck, moderno. Ha? Araw ka to po sa Sorsogon. May granahe, ano? Itong garbage truck ang Sorsogon, halos dumantay na iling sa mga pelikulang sa Amerika, ano? Na mga modernong garbage truck, ano? Sa Manila, ano? Hindi, kaya taman niyang bakalon. O maski ba kung nang araw ka to, bakal na lang po kitang itong 10 million or 8 million na truck. May duwa kita, di 16 million. So remaining, ilinigon ta ang storm drainage, yung mga ano, pakarantang idagos sa itong storm drainage na project ni Bungat. Or other equipment para duman sa risk reduction, ano? I can't stand the trick that you played. Sarong speedboat. Oh. Yan ang kayo po, anong taba ko yan, ayuda, ano? First you can sit by me. You look to me as you wear a dream. Mga sa'yo mo kang advisor, mga palpak eh, arong ni Dada, ano? Ang maraisa ng kaisipan dyan, si Consuelito del Rosario. Eh. Kaya kamo, mga aplikanteng kakawan, mag-irigus-igus kamo, ha? Hoy, toto joke no, mag-igus. Tangarig, ikasaro ka sa makatukaw dyan sa siyudan ng Naga. Wala mga pakinabang ang mga nagwenyo. Ano? Nangyari sa Santa Cruz, anong aramong to daw ki ano ki Araachan, ano ki Yetbo. Nagreklamo baga tong sarong barangay kagawad diyan si De Los Martires, ano? And sa national mga tugang, anong itong quad committee, Diyos ko, ha? Mayo ka ng paduduman ng kung ano talaga nangyari sa DepEd. Ano? Ha? Ito po mga confidential funds, no? Ay nagruluwas po. Ang nag-ibo, one and the same person ang nagsusurat. Pambihira. Ito mga confidential funds sa intelligence disbursement. Dapat talaga Vice President mapaintindi ta. Ano talaga niyo? Ano? O si mga imbitado nag-arali na. Nag-arap. Ito pong chief of staff niya si Attorney Lopez. Mayo na eh, naglarga na, nagpa-America na eh. O si Semong spokesperson si Attorney Pua nag-resign. Ah. Ubus-ubos na ang mga ano, mga opisyalis kan OBP. O itong chief account head kan chief accountant kan ano, oh, nag-amin na nag-receive siya 25,000 bulan-bulan for the past 9 months, ano? Mrs. Catalan. Ano na yan? Ha? It's plain and simple graph. Apisar, igwang memorandum ang si Inday Sara, si Vice President. No gifts. Umala niyo. Pambihira. No gifts. Kung may nag-receiving, igwang 50,000, igwang 25, may 15. Ano yan? Receiving something bilang isang public officer, constitute graft. Yan yaning na-anxious ka pa sana, rimati ka na, yan pa daw na nag-receive ka. So you are now causing damage and injury on the part of the government.
Grabe, grabe ang korupsyon, ano. Ining panagustuhan ko sa pag-imbestigar po kang Quad Committee, naggrabe nagluluwas, ano? Ha? Nagluluwas din sa mga mag-arama, ano? Pambihira, ano? Now, how old are you? Where is your father? Have the man DOJ, mga tugang, iguana po kong task force, manunugod naman sa extrajudicial killing, gagamitin po garo itong statement ni former President Digong sa Senado. Nahiling mo na yan. It's a plain and simple admission. Ano? Ayan po, pag napig-certify yan po yung Senate, ay, ano na yan, pwede nang gibuon ebidensya, ano? Oka, kung nag-monitor ka, Oka, mag-update ka kung dyan sa Kapitolyo, ano? Baka may digdan technical, naka-ready mag-link the moment mag-apo na, ano? Ang arrival ni Presidente, ano? Ang itinerary ni Presidente, provincial government kang kamanisor and albay. Pigapunan ka na naman sa programa ni Benji, dahil ka nag-update. Mayo pati si... Mayo, negative si Junel, ano? Masakit ang traffic ko niyan, eh. So matraffic, ah, matraffic. Come and feel me, hear me cry. You're my love, you're my love, you're my life, you're my life. So, oh, ka! Ayaw na. Oka! Mayo, Mayo, ano? Hello. Oh. Yeah. Salamat. Kusog-kusogon mo tabi ang boses mo. Ano po? Kusog ko, baluyaon ang boses mo. Okay na. Yeah. Sige pa, sige pa. Okay na. Kaya na pinapahiro ang mga tao dito sa loob ka na Kapwerte Complex. At maabot na si Presidente. Ay talagang arugan kaya. Pagyaon na ang Presidente, saro yan sa simbolo na naka-lockdown ka na dyan. Kung ano ang position mo, dahil ka pwede magparabarabalyo, steady ka lang hanggang mag-abot ang Presidente. Arugan kaya na ang protokolo. Ang PM, tirindu ka na. Ayaw na. Ayaw na. Ayaw na po ang Presidente sa Dalang Mahaloy. Palaw kinipi sa mismong call. Sige, tama link na kami, ano? Diretso ka na, ha? Kasi bago na kayo guwanan yung initial na programa, hindi na nagtaram si Secretary Gatchalian, Secretary Laurel, and si DILG Secretary. Initial, nagtaon na ng initial na ayuda. Pero ngunyan, yun na po ang sasakyan ni Kanap sa tuyang Presidente na temporary mo ng pinag-undoan na programa. Ako baga nakakupya. Masigabos na nakakupya. Pahali ang kupya. Yun na. Yan na po ang Presidente. Propaga ng tao. Malawag na rin sa hall. And sa Dalang Mahaloy, mapunay niyong programa. Yan. Malabon mo na ka habang nagliling kita. Wala sa to yung Presidente. Pinanginodan niyan ka na ano ni mga kababayan, ayan na. Ang pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Si pag-welcome pa lang yan. Welcome, nagkakaway sa tao. Napakakuyan siya. Puting bulo. Si Presidente. Nilang Mahaloy mapunay ng programa at yung daling tibig sa may speaker na madadamuntaan na bilog ng programa. Okay? Pati si ito nag-pipi out sa AKAP, Purundo, no? Bunso, ang
And sa lang malo, mapunin yung programa. And big, yan lang. Debriefing ko lang muna dito. Ano ba? Sa araw na ito, mamahaki po sa tulo ng Oka, oka. Ipa, ilan ko naman. Ano ba? Ayan na si Presidente. Nasa holding o yaw na dyan mismo? Yaw na dyan mismo. Ayan. Ayahan po natin ang gobernador ng probinsya ng Camarines Sur, Galang-Galang Vincenzo Renato Luigi Villafuerte para sa kanyang pambungad na padumpati. Maraming salamat. Diyos Marina Aga po sa inyo, Gabos. Luwa, tasa, kamot. Gabos sa mga parauma. I love you, mga parauma. Ugmaon po ako na asin bakulang honra po sa kuya na i-welcome sa kuyang pagdangat sa probinsya ang ating minamahal na Pangulo, none other than His Excellency President Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. Sir, welcome back to the province of Camarines Sur. Ugmaon po ako na kasi nakakaugma, nakakataba rin po ng puso na paglaog po namin, dakula po, marami po nakangiti. And syempre, on a personal note, marami rin pong nagbabating happy birthday, Gov. Luigi. Totoo po, sa aga. Po, marami pong nakangiti. And syempre, on a personal note, marami rin pong nagbabating happy birthday, Gov. Luigi. Totoo po, sa aga, birthday po ni Gov. 28 years old na po. Gorang o hoben pa man? Hoben pa man. Pero aram po nindo, hindi ko po talaga makakalimutan itong birthday na ito, Mr. President, dahil kayo po personally nandito para po magbigay ng tulong sa Camarines Sur. Hindi po pambihira po na bumisita ang President sa isang probinsya, sarong beses kada taon. Pero last week, or 2 weeks ago, nandito po ang ating mahal na Pangulo at pagkatapos po ng Bagyong Christine. Not only to personally see the problems, alamin ang mga pangangailangan, as in pinaka-importante, magbigay po ng solusyon at tulong. It is truly the best birthday gift I could ever ask for. Kaya maraming maraming salamat. Palakpakan po natin, giraray, ang ating mahal na Pangulo. Aram po nindo, nung nandito po ang ating mahal na Pangulo, tinanong niyo po tayo, ano ang mga pangangailangan natin para makabangon ang satuyang padangat na probinsya? Ang hiningi po natin agad-agad, pagkain, tubig at gamot. Nung hapon, pag-alis na po, dumadating na po yung mga malalaking military aircraft, punong-puno ng pagkain, punong-puno ng tubig as in gamot. Ganyan kabilis mag-aksyon ang ating mahal na Pangulo. And Mr. President, I'm happy to report to you po, under your leadership and also with the help of SecRex, that the 231 barangays of our province that were totally submerged, 100% of those barangays and all families were already given assistance under your help. Kaya maraming maraming salamat. Gusto ko rin po report, aside from the 231 barangays na totally submerged, the 693 barangays that were partially submerged were also 100% delivered assistance. Kaya maraming maraming salamat. SecRex, salamat din po sa tulong. Hindi niyo po kami pinabayaan. Siniguraduhin niyo po, hindi kami maubusan. Kaya palakpakan po natin ating mahal na Secretary Rex Gatchalian, President Bongbong. Thank you very much. Siyempre, gusto ko rin po magpasalamat sa lahat po ng mga uniformed personnel under the leadership of our Commander-in-Chief na hindi po tayo pinabayaan. Lahat ng hiningi po natin, mga rubber boats, mga helicopters na nag-deliver po ng mga relief goods to the isolated barangays na hindi po maabot ng mga sasakyan, hindi po maabot ng mga bangka, ng mga boats, hinelicopter po natin dahil hiningi po natin sa ating mahal na Pangulo. Binigay niyo po sa atin agad. Kaya palakpakan po natin, giraray. Nagpapasalamat din po ako, siyempre, sa mga uniformed personnel, members of the Army, Coast Guard, Navy, Air Force, PNP, BFP, at iba po, na sila po ang mga nagsakripisyo para makaligtas po ang karamihan ng mga tao na naranasan po ang bagyong Typhoon Christine. Sila po ang mga tunay na bayani sa panahon na ini. Kaya palakpakan po natin ang ating mga uniformed personnel. Siyempre, saludin po ako, Manong, Sec, and Mr. President, thank you po. Sabi mo po, nung pag-alis niyo po 2 weeks ago, na Gov,
itong bibigay po namin na tulong, hindi pa po ito lahat. Babalik po kami agad at magbibigay po ng tulong. And agad-agad po, 2 weeks later, pag-identify po natin ang farmers, tumawag si Sek Kiko na pinapatawag niya po, Mr. President, identify agad-agad ang mga nangangailangan na parauma para makabigay po tayo ng tulong. Kaya ngayon, mga tugang, kayo po ang mabibigay ng tag 10,000 pesos. Malakas na palakpakan man dyan! Boss, Mr. President, thank you very much for all the help, and I'm truly confident with you at the helm of our nation. Camarines Sur will rise even stronger, better, and more resilient than ever before. Mabuhay ang ating mahal na Pangulo! Mabuhay ang Camarines Sur! I love you! Diyos mabalot! Maraming salamat, Governor Villafuerte. Upang ipaabot sa atin ang kanyang mensahe, ang ating pong panauhing pandangal, mga kababayan, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ang babatingin ko po ang ating mga bisita rito, pero magsiupo po tayo. Babatiin ko lamang ang ating mga kasamahan dito na members of the cabinet na pinangungunahan ng ating secretary ng Department of Agriculture, Secretary Kiko Laurel. Andito rin po ang ating DILG secretary, Secretary John Vic Remulla. At siyempre, ito yung pinakakilala ninyo at siya ang gumagalaw. At laging nauuna pagka may sakuna at may problema ang ating DSWD Secretary, Secretary Rex Gatchalian. At nandyan din po ang ating Secretary ng ang aming SAP Secretary ng Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo. And our Press Secretary, of course, Secretary Cesar Chavez. Ang ating Camsur 2nd District Representative, El Rey Villafuerte Jr. Ang 3rd District Representative naman ng Camsur ay Congressman Miguel Luis Villafuerte. Camarines Sur 1st District Representative, Representative Tsuyoshi Anthony Horibata. Ang ating Camarines Sur Provincial Governor, Vincenzo Renato Luigi Villafuerte. Happy birthday. Lahat ng ating mga local chief executives na nandito, ang pinakamahalaga, kayo po, mga beneficiary na mabibigyan ngayon ng tulong galing sa tanggapan ng Pangulo mismo. Office of the President po ang aming ang dala. Kasama po natin para tumulong sa mga naging biktima at nawalan ng hanap buhay dahil sa mga bagyong dumaan. At aking kasamahan sa pamahalaan, nasyonal at saka sa lokal. Ladies and gentlemen, marhay nga aga sa gabos. Narito po ako muli upang personal na maghatid ng mga karagdagang tulong para sa mga kababayan nating lubhang naapektuhan ng Bagyong Christine dito sa Camarines Sur. Umaasa ako na sa tulong at suportang iniabot namin sa inyo ngayon, kayo ay magkakaroon ng sapat na kakayahan upang makabangon muli. Naglampo ng 50 milyong piso ang tanggapan ng Pangulo na ipapamahagi ng DSWD sa mga naapektuhan ng bagyo. Makakatanggap ng tigsasampung libong piso ang 5,000 magsasaka, mangingisda, at iba pang pamilyang naapektuhan.
talaga pong nagpupursige tayo na maibalik sa normal ang kondisyon sa lalong madaling panahon ang mga nasirang tahanan, infrastruktura at kabuhayan nitong bagyo. Mga kababayan, hindi po na iba sa atin ang madaanan ng bagyo. Ngunit itong nakaraang hagupit ng bagyong Christine, talagang ang lawa ng pinsala. Tayo po ay nakakaranas ng talaga ng epekto ng tinatawag na climate change. Hindi lang po ang Pilipinas ang tinatamaan ng matinding pagbabago ng panahon nito, kung hindi sa buong daigdig ay nakikita natin ganito rin ang nangyayari. Kaya kailangan natin gumawa ng masusi at maagap na solusyon upang hindi na muling mangyari ang ganitong kalaking pinsala dala ng mga bagyo. Nagbigay ako ng direktiba sa bawat ahensya ng gobyerno na gumawa ng mga estratehiyang akma sa ating pangmamalawakang batinding pagbaha at maiwasan na ang ganyang klaseng baha sa kabila ng inaasahang pagbabago ng panahon. Inatasan ko ang DPWH na muling pag-aralan ang Bicol River Basin Development Program. Hulyo nitong taon ay nakumpleto na ng Department of Public Works and Highways ang updating, ang pagbabago ng master plan at feasibility study ng Bicol River Basin upang gawin itong akma sa mga hamon ng pagbabago ng klima natin. Sa kasalukuyan ay inaayos na ang detailed engineering design na inaasahang masisimulan sa first quarter na susunod na taon. Next year, pagsimula ng pagpasok ng New Year na 2025, ay masisimulaan na natin itong ating mga ginawang plano para hindi na ganito kalala ang pagbabaha sa Bicol River Basin. Inatasan ko ang DPWH, DNR at DALG na makipagtulungan kasama ang lokal na pamahalaan upang maging integrated at future-proof ang kanilang mga plano at proyekto para sa Bicol River Basin. Ngunit, ang mga proyektong ito ay mababaliwala kung hindi naman ito magtatagal, lalo na ngayon na ang kalaban natin ay ang matinding pagbabago ng panahon. Bakit ko sinasabi yun? Dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, hindi pa tayo nabuhusan ng ganitong karami, ganitong kabigat na ulan. Dahil wala naman tayong climate change noon. Ngayon, nandito na po ang climate change. Kagaya ng aking sinasabi, kung maaari lang, papalitan natin ang panahon, papalitan natin yung weather. Ngunit hindi pa natin kayang gawin yun. Kaya paghahandaan na lang muna natin para matiyak na hindi naligtas ang mga taga-Kabsur at lahat ng ating mga kababayan na inaabutan at tinatamaan ng mga malalakas na bagyong ganito. Kaya sa DPWH, DOTR, DTI at iba pang ahensya, dapat masiguro natin na ang infrastruktura ay matitibay at pinag-aralan ng mabuti. Suriin ninyo ang mga materyales na gagamitin at mga proseso sa pagpapagawa ng mga ito. Para naman sa DBN, sisiguruhin na tuloy-tuloy ang pagtugon sa mga ahensya ng gobyerno sa pamamagitan ng Quick Response Fund. Lalo na, at may banta pa na panibagong bagyo sa puntong ito. Nais kong muling pasalamatan ang ating mga kasamahan sa ASEAN. Ang ASEAN na nagpadala po ng tulong kahit kagaya ng ibang lugar, tinamaan din sila ng bagyo, ngunit binigyan pa rin tayo ng tulong. Kaya't nagpadala sila ng eroplano, nagpadala sila ng gamit, pati na rin ang pribadong sektor na handang umagapay sa pagpapalawig ng mga proyekto ng pamahalaan. Mga kababayan, hangad ko na mas patibayin pa ang ating pagkakaisa at pagtutulungan para sa isang
maliwanag na bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas at magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa puntong ito, inaanyahan po natin ang ating mahal na Pangulo na pangunahan ang pamamahagi ng presidential assistance para sa ating mga magsasaka, manging isda at kanilang mga pamilya. Inaanyayahan din po natin sina Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, at Special Assistant to the President Antonio Ernesto Lagdameo Jr. upang samahan ang ating Pangulo sa pamamahagi. Atin pong tunghayan ang ceremonial distribution ng presidential assistance sa mga piling magsasaka at mga isda mula sa iba't ibang bayan at probinsya ng Camarines Sur. Mary Ann Asada. Maria Carpina. Constantino Aspiliero. Emma Sumalde. Joseph de la Trinidad. Rosalie de la Trinidad. Florence Notorio. Ria Alsa. Josepina Belena. Noel Leonem. Mercia Plotado. Lionel Nulan. Edmund Tecipeda. Marichu Omnes. Salvador Casili. Saturnino Ginoo. Zaldi Bobales. Nolito Tataro. Apolinario Sandoval. Danilo Ganalon. Mercedes Balistamon. Enrique Libranda. Celedonio Aurillas. Annalyn Nangorong. Herbert Paranal. Leilan Bandalis. Pedro Habana. Paulino Guanzon. Paulino Gilbert Kial. Gilbert Kial. Marcelina Mediador. Santiago Pendor.
Reynaldo Parada. Christopher Parada. Gonzalo Parada Jr. Stephen Pindor. Armand Vida. Salvador Perez. Melesha Capardo. Efigenia Desierto. Soledad San Juan. Pelomina Bad. Maria Evelyn Ruadi. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, sa pamahagi ng tulong sa ating mga kababayan dito sa probinsya ng Camarines Sur. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo at mga cabinet secretaries para sa isang group photo kasama ang ating mga beneficiaries. Hinihiling po natin ang ating beneficiaries at mga bisita na magsitayo at lumapit sa gitna upang samahan ang ating mahal na Pangulo para sa isang group photo. Ready at the count of three, Mr. President. 1, 2, 3. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At dito po nagtatapos ang ating programa. Taos puso po kaming nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo. Napakalaking tulong po ito para sa muling pagbangon ng ating mga kababayan. Muli, mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Panahon na ng pagbabago, sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong, napakong na rin ang mahal natin bayan. Yan po ang Satuyang special coverage, no? Kana pagbisita ni Satuyang ginagalangan na Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa probinsya kang Camarines Sur, parang itaupo sa mga beneficiaryo kan sa to yung mga farmers and fisher folks, ano, na intirong naapektaran ka na bagyong si Christine. Bueno, Oka! Okay, salamat na natin sa pagkabot aluwas sa interview. Ano? Meron pinatiritong kabinigin sa ilip. Iyo, tumaluwas pa ang presidente. Relax lang nga, dahil nagpapariririro ang gana. Ang presidente habang yaon pa, nakaturukaw lang dahil nagpapariririwad hiwad. Bigga pa, sarili niya kami kay Ning PS. Hanggang makaluwas sa ang presidential party, sa kakamumayo. Presidente, automatic. Yan, direction na, no interview. Yeah. Thank you. Maluwas.
nagluwas na po si Presidente na alalaya ni Mahal and Governor so, elected at 60 sa ilit. Yes. Kaya na. Lang lang naghiwas sa apoy ang pinagpunta. Okay. Ayan na tabi, Sir Bebop, ang live na pagkakonversalikti sa pag-abot ni Presidente sa Kapitulyo. Kaya ka na, Elif. Kaya ka na, Elif, BBM. Bistado ka ba ka ni BBM? Oka? Naikalaman nagpamati. Pero nag-ano pa, nag-happy ko naman sa Agsalwa, igwanintent, tabi. Hindi mo ka, dinaraman ko na ni Presidente na nagugutom. Si mga pangapudan mo. Nag-ano naman si Presidente. Ano? Okay. So yan, alig din sa kong location, balik po sa MTV manager. Okay, sige. Bueno, yan po, si sa tuwing pag iriba dyan, si Oka Ismenda na iyo po ang nag-cover ano kan presidential visit ni President Ferdinand Marcos Jr. ano sa probinsya. Ang unya po pagali digdi si presidente ang aranta garuma diretso ng province of Albay. Albay na yan eh. Ha? So inabot man kitang mga almost 30 minutes, ha? Kagabsan si presidential visit ni Presidente Marcos. Ano? Initially, si pagtawakan na mga sa beneficiaryo, symbolic na lang po ito. Ano? The rest will be taken care of kang probinsya. Ano? Bueno, we've still 10 minutes before 10. Yan ang pakakita po sa programang ang Siyudadano. And may reports. Ama naman report si ano si Reverendo ano. Medyo ginagana naman rin si Presidente magpara balik-balik sa probinsya, ano? And tama-tama, bago kita magtapos sa programa, paabutan taning happy birthday ang satuyang padaba na gobernador, ano? Si Governor Luigi. Saga po, liwat, may ribanan po kita ning, sa laog din sa rong oras. And mga kaibanan tayo na po sa kuyang partner, ano, si Sheila. Ano, parang, sa tuwing pag-urulayan po si mga programa, si mga issues, ano, na dahil tapo na tukarngo niya, ning ulit sa presidential visit, saga po yan. Sa tuwing issue sa rong na pag-urulayan po mga tugang. Ngayon na kayo naka-interview si Oka, ano? Apurado.
again sa tuyang pag-iribang mga tugang. Thank you so much. And sa technical po, nakaibaan ta mismo. Ano, ang sa tuyang technical head ka na technical department, ang sa tuyang engineering department, mayong iba si Ariel Camarote. Aratsan po yung ngayon na mga tenokak. Ay, medyo mauri-uri pa si Pastor, ano, si Serge. Ta, matraffic pa duman eh. Paaging gaya, paluwas ang sa tuyang presidente. Sa ngaran po ka na management and staff kan BBS DW LBFM, kay attorney Nelly Fabis Villaforte and kay sa samuyang general manager si Miss Lalaine Villaforte Abonal. Ini po si Bebot Kalyang sabing good morning and happy Wednesday. Mag-iringat po kita. Basta Barreta, sigurado. Ang makabagong tunog ng kabataan, Luigi Villafuerte, bahagi siya sa ating kaunlaran. Luigi Villafuerte, walang kapantay ang kabaitan. Luigi Villafuerte, tuloy ang serbisyo sa mamamayan. Ang makabagong agila ng Kamsur, makabagong programa ang dala. Luigi Villafuerte, serbisyo sa tao ay una. Ang makabagong agila ng Kamsur, dagdag asenso pa ang magagawa. Luigi Villafuerte, samahan natin siya. Maging food security ambassador, magtanim ng climate resistant crops pwede kahit sa inyong bakuran lang. Ang mga lata, bote at sirang gulong ay pwede ring taniman. Maaaring itanim ang mga buto ng gulay na ginamit sa pagluto.